Ayan guys, so ngayon gagawin natin mag-unbox tayo ng duplexer. Itong duplexer na ito, itong M-Tech. So ano ba itong duplexer? Ano bang gamit nito? So yung duplexer, kadalas nung ginagamit sa repeater para isang antenna lang ang gagamitin natin sa repeater. So ito yun, ito yung ginagamit. So unbox natin to. Ito yung model niya, M-Tech. So may mga range to guys, yung mga ano natin, duplexer, kung saan lang natin siya pwedeng itono. So yan, 160.5 to 165.5. Dito to naka-tune, factory tune. So pag gagamit tayo ng frequency na malayo na dito, sabi natin 1 basta 5-1, siguro ito 155, baka hindi na pwede. 157, baka ganun, hindi na siya pwede. So ganun din dito sa taas, 165 to 170, hindi na rin siya pwede. Basta siguro, basta yung ano niya, pagitan niya nasa 5 MHz, so pwede pa dito sa pagitan nito, 5 MHz. So dalawa to. So papakita ko lang kung bakit ganun. May mga range siya kasi. Ito naman, 170.5 175.5. So ito guys, pwede na pala itong gamitin kung itong factory default ang gagamitin yung frequency. Mare, 160.5 tapos 5125, pwede na yon. Kasi yung butal, malapit lang dyan. So pwede yung direct na ito na lang gamitin nyo. Ayan. Yung mga butal dyan, 170.5 125, pwede. Okay, 5375, yun, pwede na yun. Pwede na yung gamitin. So, simulan natin guys yung pag-unbox nito. Sa tabi lang natin yung isa. So, ito yun guys. Yan. So, ito. Yan, ito may manual siya. Ito manual lang naman ito, yung mga specification niya eh. Tignan nga natin. Ayan, specs niya. Ayan. So frequency separation is 5.7 to sa BHF. So continuous power is 50 watts. Ayan. Dito sa ano niya, ito yung model kasi yan. Ito naman sa 200 MHz to 40. 350 separation niya is 10 to. Yung model ng mga ganito. Ayan ang separation. Ito, mas malawak. 10. Ayan. May mga range naman siya ng kung saan siya pwedeng ito. No? Sa 50 watts siya. So, ito. Ito na siya. Sa tabi lang natin. Ayan guys, oh. Ang frequency, low, is 160.5. Yung frequency high is 167. Paano ba naman naman kung sa receive ba yun? Ito, or transmit. So, etong low, ito yung transmit. Yung high, ito yung receive. Radio, okay? Ito yung low, yung transmit. Yung high, is yun yung receive. Paano ba na natin palatandaan natin yan, guys? So, makikita natin sa repeater, kung ano yung nasa taas ng antenna, yun yung receive. So, nasa high, yun yung receive. Yung low, yun yung transmit. Ganon din dito, guys. So, yung high, yun yung receive. Ito yung receive na gagamitin natin, na frequency. Yung high, ay yung low, ito. Ito yung TX transmit. So, ito siya guys. Dito naman, guys, ito naman. Kung saan yung tapat niya, ito low, ito dito yung transmit niya. Transmit, ito yung receive. So, ito yung, dito na natin lalagay yung pinaka-main, yung antenna. Ito. Ayan. Tapos, yung kung nakikita nyo to, ayan, may mga thread dyan.
dyan tinotono yung frequency yung gagamitin natin. Ito, pipihit-pihitin yan para matono. Dyan, basta yan yung, dyan siya tinotono. So, ayan guys, kaya hindi ibig sabihin, pag may nakita kayong ganito, pwede nang gamitin sa kung ano yung gusto nyong frequency. Hindi, hindi pwede yan. So, babase rin kayo sa range nya. Para maganda yung pagkakatono. So, ang pagtatono pala nito, ginagamitan ng signal generator. O yung mga tune. Ay, mga, yung may mga signal gen, tama. Signal generator. Ayan. So, hindi basta-basta tinotono to. Kailangan ng oras para i-tune to. Medyo may kahirapan din magtono ng ganito. Pag di mo pa kabisado. So, yun guys. At yun, na-share ko lang. So, soon, gagawa tayo ng tutorial ito paano itotono via signal gen. So, sa ngayon, pinakita ko lang specs, tapos yung tura nito, kung gaano kalaki, itong M-Tech Duplexer. So, made in, ano na rin to? China. Ayan. Ayan, made in China na rin siya. So, yun guys, hanggang dito na lang muna. At maraming salamat po ulit sa inyong pagsuporta sa aking channel at pag-stay po at pagsubaybay sa mga video na aking na-upload. Ayun, at maraming salamat po muli. Thanks guys!